ang mana, pugo at tubig. Sa patnubay ng Diyos, tinawid ng mga Israelita ang disyerto patungong Sinai. Dumating ang panahon na naubusan na sila ng makakain. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Sana pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto. Buti pa roon, kahit paano'y nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala niyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom." Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw, mungunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Susubukin ko ang mga Israelita para tignan kung susundin nila ang aking mga utos. Sabihin mo sa kanila na doblehin nila ang kukunin nilang pagkain tuwing ika-anim na araw ng bawat linggo." Kaya sinabi nila Moises at Aaron sa lahat ng mga Israelita, "Bibigyan kayo ng Panginoon ng karne na kakainin ninyo sa gabi, at bubusugin niya kayo ng tinapay sa umaga dahil narinig niya ang pagrereklamo niyo sa kanya." Habang nagsasalita si Aaron sa buong mamamayan ng Israel, biglang lumitaw sa ulap ang kaningningan ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagdating ng takipsilim ay makakain sila ng karne, at kinabukasan magkakaroon naman sila ng tinapay." Pagdating ng takipsilim, dumating ang napakaraming pugo sa kampo ng mga Israelita. Nakakain ng karne ng pugo ang mga tao. Pagising naman nila kinabukasan, merong hamog sa paligid ng kampo. Nang mawala ang hamog, may nakita silang maliliit na bagay sa lupa na puting-puti. Hindi nila alam kung ano ito kaya nagtanungan sila, "Ano kaya iyan?" "Iyan ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo para kainin. Inuutosan niya ang bawat isa sa inyo na mamulot ng sapat na kailangan niya. Pero huwag kayong magtitira para bukas." Kaya nanguha ang mga Israelita ng sapat na pagkain. Sinabi ni Moises sa kanila, "Walang magtitira nito para sa susunod na araw." Pero ang iba sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Nagtira sila para sa susunod na araw, pero inuod ito at bumaho. Tuwing umaga, may mana sa lupa para sa mga Israelita, at namumulot silang lahat ng kakailanganin nila. Kapag uminit ng araw, ang natitirang mana sa lupa ay natutunaw. Sinabi ni Moses sa kanila, "Mamulot kayo ng pagkain sa loob ng anim na araw. Pero sa ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, wala kayong makukuhang pagkain." Kaya pagdating ng ika-anim na araw, doble ang pinulot nilang pagkain. May mga tao pa ring lumabas para manguha ng pagkain sa ikapitong araw, pero wala silang nakita. At sinabi ng Panginoon kay Moses, "Hanggang kailan ba susuwayin ng mga taong ito ang aking mga utos at katuruan? Alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Kaya nga tuwing ika-anim na araw ay dinodoble ko ang pagkain ninyo. Dapat manatili sa bahay niya ang bawat isa sa ikapitong araw. Walang lalabas para kumuha ng pagkain." Kaya nagpahinga ang mga tao sa ikapitong araw. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Rephidim. Pero walang tubig na may inom doon. Uhaw na ang mga tao, kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, "Bakit mo pa kami inilabas sa Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin." Patuloy ang pagrereklamo nila, kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. "O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuin na nila ako." "Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hinihintay kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na inumin ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel.
Nang paluin nga niya ang bato, lumabas ang tubig at nakainom ang lahat ng mga tao, pati na ang mga alaga nilang hayop. Mga bata, kinig ba kayo sa kwento? Ito nga pala ang magandang aral o lesson na natutunan natin mula dito. Iningatan ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang paglalakbay. Nang maubusan sila ng pagkain at inumin, ay inilaan ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Pinadalhan niya ang mga ito ng maraming pugo at binigyan niya ang mga ito ng maraming tuwing umaga. Naglaan din siya ng tubig nila na galing sa bato noong sila'y nauhaw. Kahit sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay patuloy na naglalaan para sa ating pangangailangan. Ang pagkain kinakain natin at tubig na iniinom natin sa pang-araw-araw, pati na rin ang mga bagay na meron tayo ay galing sa ating Panginoon. Kaya't pasalamatan natin siya sa mga ibibigay niya sa atin. Ngayon naman mga bata, ay magbigay kayo ng tatlong bagay na gusto niyo ipagpasalamat sa Diyos. Pwede niyo rin itong ibahagi sa inyong mga katabi. At isang paalala mga bata, lagi